Hello, Chingus and Faith. For today's video, ibabahagi ko lang sa inyo yung mga kaganapan doon sa ating pag-attend ng Episcopal Coronation ni Nuestra Senora de la Soledad de Tampo. And of course, pasalamatan rin natin si Ben Ray for inviting us, pati na rin sa ating mga Chingus, mga kaibigan from Tampo. Actually, dun nga tayo nakitulog at nakikain for 2 days and 2 nights. And pasalamatin rin natin ang kanilang cura para ko na si Father Bismonte kasi sa kumbento po tayo nakitulog, oo. Diba super kapal ng mukha ko? During the coronation, kinilabutan talaga ako at nanindig yung aking mga balahibo kasi di ko na talaga alam kung ano yung nararamdaman ko, mix of emotions kumbaga. Kasi yung unang pagkikita namin ng mga taga-Tambo is during the Episcopal Coronation ng milagrosang imahe ng Pronto Socorro sa Buhitin. During that time, plano pa lang yung Episcopal Coronation ng Virgen de la Soledad. Sa ilang buwan lang, pinursige talaga nilang maisa katuparan yung kanilang vision na mapakoronahan ang milagrosang imahe ni Nuestra Senora de la Soledad na sinasabing, nagpadama muli ng kanyang presensya. Meron kasing nakapagsabi yung mga sundalo na meron daw isang matandang babae na pumasok sa simbahan hating gabi na. At sinundan nga ito pero nung sinundan nila, biglang nawala yung matandang babae. Napatanong na lang yung mga sundalo kung yung imahe ba ng Virgen de la Soledad ay milagrosa. Alam nyo ba na ang ambag ko lang talaga dito is yung moral support, yung aking presensya kasi wala naman talaga akong naitulong sa kanila. Pero I'm very thankful na in-invite nila ako at maging saksi sa napaka-memorable experience na ito na hindi ko makakalimutan. Behind this video, marami pa pong nangyari, marami pang kulitan at bardagulan na nangyari. Let's congratulate din si Raynan Gamba. Siya po yung nag-restore ng imahe ng Nuestra Senora de la Soledad de Tambo. And after the Episcopal Coronation, after the celebration of the Mass, nagkaroon po ng prosesyon na pagkahaba-haba. As in, super haba. Kaya naman masasabi mo talagang hindi mo makakalimutan yung experience na yon. Cherries lang pa. Baka hindi na tayo makabalik ng Tambo. Sa 2 nights kong pagstay sa Tambo, mas lalo nating nakilala yung ating mga kaibigan doon na dati nakakausap lang natin through chat. Yung iba nga, hindi ko talaga nakakausap through chat eh. Pero dahil sa pagkahaba-habang prosesyon, nagkaroon na tayo ng chance magkausap-usap. Feel at home talaga ako sa Tambo. Hindi ko na feel na iba ako sa kanila or hindi ako part ng family, ganun. And during the procession, dinaanan ko rin yung dati niyang chapel. Meron din akong narinig na kwento kung saan itong si Mama Sol ayaw rin magpalipat ng bahay. Mas gusto niya doon sa original chapel niya. Kaya naman sabi kahit na tapos na yung simbahang ito, yung kanyang parokya, hindi pa rin siya nalilipat. Andun pa rin siya doon sa luma niyang chapel. Di ko lang sure kung anong year siya nalipat dito sa parokya. O yan o, shoutout sa ating mga friend. Ayan o, hi Ben Ray! And ito si Bette May. Kala ko Betamax. Sumama po tayo sa motorcade the next day after the Episcopal Coronation. Ang driver lang naman namin ay si Father Bismonte, yung mismong cura paroko. And super sigaw talaga kami ng Viva la Virgen! Kahit magkapaos-paos, mapiyok na wala pa kaming mic niya na, sigaw ng sigaw pa rin ng Viva la Virgen! Kung napanood nyo nga yung reels natin sa Facebook, pati na rin yung My Day natin sa TikTok, kung saan linalakasan talaga natin yung ating pagsigaw ng Viva la Virgen sa tapat ng mga kapilya ng mga ibang sekta. Super layo yung linakad namin during foot procession, pero mas malala yung layo ng inikot namin during motorcade. After nun, diretso na po kami para sa maritime procession. Doon talaga dapat kami sasama sa pagoda kung saan nakasakay yung birhen. Kaso lang, kami mga keme-keme, sumakay kami na doon sa isang bangka kasi wala kaming life jacket. Akala namin hindi kami papasakay doon sa pagoda. Eh, tulog si Sed. Mapa motorcade, maritime procession, tulog siya. Buti na lang meron kaming kasamang lifeguard doon sa aming sinasakyang bangka kasi super takot talaga ako sa pagsakay sa mga ganito. Kasi hindi po tayo marunong lumangoy.
And mabuti na lang talaga na doon kami sumahay kasi may bubong po siya. Hindi po tayo masyadong nainitan kasi bilad na tayo during motorcade ng ilang oras. Kaya nakapagpahinga yung skin ko dito sa bangkang sinakyan namin. Super dami rin ng tao ang sumama sa motorcade maging sa maritime procession.